Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot sa amin na magkatipon sa oras na ito upang purihin ang iyong biyaya, mag-aral ng iyong salita, at magkaroon ng fellowship kasama ang mga taong banal sa Panginoon. Naniniwala po kami na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at panumbalikin niyo po kami ng inyong biyaya, salita at Espiritu Santo. At higit pa kaming pasakdalin kay Kristo upang makapamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban. Sa aming natitirang buhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang ikinahihiya. Naway ang salita, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapa sa mga iglesia sa buong bansa at sa maraming mga iglesia sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng salita sa may hirap na sitwasyon upang matapang silang makapagpatotoo sa Ebanghelyo at magawa ang dakilang gawain ng Diyos, na magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila patungo sa Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, ang mga may hina, may sakit, at ang nasa iba't ibang kahirapan, at bigyan kami ng karapat-dapat na biyaya upang walang sino man sa amin ang matisod. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan ayon sa panahon, at nagtuturo sa amin sa daan na dapat naming lakaran, ituro niyo po sa amin ang inyong salita at ang inyong banal na kalooban na nais ninyong ihayag sa amin sa oras na ito, at kung ano ang nararapat naming gawin. Nalalaman namin na sa paglipas ng mga araw, ang mundong ito ay naging mas maingay at makasalanan, at ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Sa mga huling araw na ito, pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kaming lahat upang kami ay makapagbantay at magising at mamuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Kami pong lahat ay umaasa sa Panginoon sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan Chapter 15, verse 3 to 5. Juan chapter 15, verse 3 to 5. Babasahin ko po. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Itinakda ng Diyos kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli. Yung mga tunay na nakaunawa sa biyaya ng Diyos, itinakda ng Diyos kung paano sila dapat mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Matapos nating maligtas, itinakda ng Diyos kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyanong anak ng Diyos. Mula sa araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Itinakda ng Diyos ang lahat ng ating buhay. At dapat nating matanto ang katotohanan ito sa pamamagitan ng Biblia at mamuhay ng tama sa natitirang bahagi ng ating buhay ayon sa paraang itinakda ng Diyos para sa atin.
Kaya sa mga salitang binasa natin, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa paglilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Nang maunawaan natin ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, naugasan ng ating kaluluwa at tayo'y naligtas. Kaya nga, sinasabing malilinis na ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng biyaya ng Diyos. Sinabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang ating mga kaluluwa ay nalinis na sa pamamagitan ng salita. Binigyan tayo ng Diyos ng kamangha-manghang biyaya upang makapasok sa kaharian ng Diyos, upang matanggap ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. Maging malinis at mamuhay bilang mga taong naligtas at mga anak ng Diyos. Gaya ng inawit ng choir kanina, may pangako tayong makikita ang Panginoon sa ilang sandali. Kapag tayong mga brothers and sisters ay muling nagkikita tuwing Linggo o Miyerkules, masayang mese tayo. Pinabati natin ang isa't isa ng may kagalakan at pasasalamat. Kinukumusta natin ang isa't isa. Gayunpaman, bagamat magandang makita na muling nakikita ang mga Kristiyano sa mundong ito, pagpunta natin sa Panginoon pagkatapos ng lahat ng kahirapan sa mundong ito, magkikita tayo doon sa umagang iyon sa harapan ng tunay na banal na pintuan. Gaano kaya kasaya kapag nagkita na tayo doon? Sa banal at maluwalhating daigdig na iyon, kung saan wala ng hirap, pag-aalala at sakit, at kung saan wala ng kasalanan, makakatagpo natin ang Diyos at si Kristo na nagligtas sa atin. Gayon din ang lahat ng mga banal na nauna sa atin. Ang mga banal sa lumang tipan, ang mga banal sa bagong tipan, si Apostol Pablo na pinugutan ng ulo habang nangangaral ng Ibanghelyo, si Pedro na ipinako sa krus at namatay, at ang lahat ng mga Kristiyanong naging martir. Silang lahat na namatay habang ipinapangaral ang Ibanghelyo. Pupunta tayo sa Panginoon at makikita natin silang lahat. Hindi na kailangang magpakilala ng paisa-isa. Sa Ibanghelyo ni Mateo, nang si Jesus ay nagbagong anyo sa bundok ng pagbabagong anyo, nakita nina Pedro at Juan at Santiago ang nagbagong anyong Panginoon. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw, at ang kanyang mga damit ay naging kasing puti ng liwanag. Pagkatapos ay nagpakita doon sina Moises at Elias. Nakilala agad sila nina Pedro bilang sina Moises at Elias. Kaya sa Marcos chapter 9 verse 5, Rabbi, mabuti sa atin ang dumito. Hayaan ninyong gumawa kami ng tatlong kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi pinakilala ni Jesus sina Moises at Elias, pero paano sila nakilala nina Pedro? Sa madaling salita, ipinakita niya sa mga alagad kung ano ang magiging pakiramdam kapag nakatagpo na natin ang Panginoon. Gaya ng sinabi sa 1 Korinto chapter 13 verse 12, pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Hindi natin alam ang lahat ng tungkol sa Diyos, ngunit kilala tayo ng Diyos ng lubos. At sa araw na iyon, pag tumayo na tayo sa harap ng Panginoon, lubos nating makikilala gaya ng sa Diyos. Sa araw na iyon ay makikilala natin ang lubusan ang Diyos at si Kristo.
At makikilala natin si Abraham, si Moises at Elias sa Lumang Tipan. Makikita natin ang lahat ng mga banal na napag-aralan natin sa Biblia. Sa 2 Tesalonica chapter 1 verse 10, sinasabi na sa pagdating ng Panginoon, magtitipon sa harap niya ang lahat ng mga sumasampalataya. Ang lahat ng mga banal na naligtas sa Lumang Tipan, na nabuhay, namatay at nagtungo sa Panginoon. At ang lahat ng mga banal na naligtas sa bagong tipan at nagtungo sa Panginoon, lahat ay magkikita-kita sa harap ng Panginoon. Ito ay magiging napakadakila. Tayong lahat ay magtitipon sa harap ng Panginoon. At kasama ng mga anghel ay pupurihin ang kanyang dakilang biyaya at kaluwalhatian. Ang pag-iisip tungkol dito ay pupuno sa ating mga puso ng napakalaking pasasalamat at pananabik. Dapat lagi nating asamin ang araw na iyon. Pero paano kaya kung yung mga brothers and sisters na palagi nating binabati at nakakasama ay wala pala roon sa harapan ng Panginoon? Sila na wala roon ay mapapahamak magpakailanman. Kaya gaano kasaya kung makikita natin sila doon? Ang pananabik para sa araw na iyon ang siyang gagabay sa atin na mamuhay ng mas matuwid sa ating natitirang buhay, nang walang kahihiyan o kapintasan. Sinabi ng Panginoon sa napakaiksing salita kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano habang nabubuhay sa mundong ito. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin, ang inyong kaluluwa ay malinis na at naligtas. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin ay manatili sa salita ng Panginoon. Pagkatapos ng kaligtasan, ang buhay Kristiyano sa madaling salita ay isang buhay ng pananatili sa Panginoon. Nais kong ipaliwanag ng detalyado kung paano mamuhay ng isang buhay na nananatili sa Panginoon. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, ang Panginoon ay kasama natin. Mayroong himno, "Ang Panginoon ay laging nasa akin at ako ay nasa Panginoon." Tama ba? Tulad ng talinhaga sa puno ng ubas. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, ang Panginoon ay tunay na nasa atin. Kahit na hindi natin siya nakikita, maaari tayong maniwala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pagkatapos maligtas, gaya ng sinasabi sa Galatia 2:20, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." Ang aking kasalanan ay namatay na kasama ng Panginoon. At ngayon, sa bagong buhay, ang Panginoon ay nasa akin. Ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ang Panginoon na namatay sa krus at nabuhay na muli ay nabubuhay sa atin. Ang Panginoon ay nabubuhay sa akin at kasama ko siya sa buong buhay ko. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Nangangahulugan nito na ngayon, tayo ay naniniwala sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, at nabubuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pagkatapos maligtas, ang Panginoon ang Panginoon ng ating buhay. Noon, namumuhay tayo ayon sa ating sariling kagustuhan, ayon sa ating ninanasa
at ayon sa gusto natin. Ngunit ngayon, ang Panginoon ay pumasok na sa ating puso bilang Panginoon. Hindi bilang panauhin, kundi bilang Panginoon. Kaya sa 1 Pedro 3:15, sinasabi, "Ngunit sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon." Si Kristo ay naging Panginoon ng aking puso. Ang ibig sabihin ng salitang Panginoon ay Panginoon, Hari. Kapag tinatawag natin ang Panginoon na Panginoon, nangangahulugan ito na ang Panginoon ang may-ari ng buong buhay natin. Kung tinatawag mo ang Panginoon na Panginoon sa pamamagitan ng iyong labi, ngunit namumuhay ka ayon sa sarili mong kalooban, ang pagtawag sa kanya ng Panginoon ay nagiging isang kasinungalingan. Kaya't sinaway sila ni Jesus, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi?" Kaya nga sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Kapag ang Panginoon ang naging Panginoon ng ating puso at buhay, doon lamang magiging banal ang buhay natin. Ang ibig sabihin ng maging banal ay mamuhay ng isang buhay na naiiba sa mundo. Kahit na nakatira tayo sa mundong ito, hindi tayo kabilang dito. Tayo ay isang banal na kapulungan na pinili ng Panginoon upang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mula ng araw na naligtas tayo hanggang sa pagtayo natin sa harap ng Panginoon, kahit na tayo ay naligtas, marami pa rin hindi tama at kulang sa ating puso at buhay. Kaya't ang layunin natin sa buhay ay alisin ang mga bakas ng makasalanang laman sa ating puso at buhay. At maging banal araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa Galatia chapter 4 verse 19, sinabi ni Apostol Pablo, "Muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Kung paano ang isang ina ay dumaranas ng hirap at nagsusumikap na palakihin ang kanyang mga anak ng walang kapintasan, ang Panginoon na nagdigtas sa atin ay gumagawa upang ang larawan ni Kristo ay mabuo sa atin. Marami pa ding dating likas na nananatili sa atin. Kaya pagkatapos maligtas, namumuhay tayo ng paunti-unti na nagiging katulad ng Panginoon. Lalo tayong tumutulad sa Panginoon, hanggang sa si Kristo ay mabuo sa inyo. Pagkatapos maligtas, habang tayo ay natututo at sumusunod sa salita, ang ating puso ay lalong nagiging katulad ng puso ng Panginoon. Ang katangian ni Kristo ay mabubuo sa atin. At habang ang puso natin ay nagbabago, ang ating pag-iisip, pananalita at pagkilos ay unti-unting nababago upang sumalamin sa isang taong ligtas. Dapat tayong mabago. Dapat tayong mabago. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay narito pa rin sa mundo. Kung bakit hindi tayo kaagad kinukuha pagkatapos maligtas. Dapat tayong mabago. Ang layunin ng pagliligtas sa mga Israelita mula sa Ehipto at pagdadala sa kanila sa lupain ng Kanaan ay nagpapahiwatig na ililigtas tayo ng Diyos mula sa makasalanang mundo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ang Ehipto ay kumakatawan sa makasalanang mundo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo at ang Kanaan ay naglalarawan sa walang hanggang langit. Bago sila nakapasok sa Kanaan, gumugol muna sila ng 40 taon sa ilang. Ang panahong yon ay inihanda upang sila'y sanayin at disiplinahin hanggang sa mamatay ang lahat ng mga nagnanais bumalik sa Ehipto. Tanging ang mga batang ipinanganak sa ilang ang nakapasok sa Kanaan. Ito'y nagpapahiwatig na ang ating lumang likas ay unti-unting namamatay habang lumalakad tayo sa ating buhay pananampalataya. Kailangang unti-unting mamatay ang ating dating likas. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 15 verse 31, "Ako'y namamatay araw-araw." Ibig sabihin, habang tinitiis natin ang mga pagdurusa, unti-unting nawawala ang ating dating likas. Sa Roma chapter 12 verse 2, "Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Hindi tayo dapat tumulad
sa masamang mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang maging katulad ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, ay unti-unting namumuhay tayo ng masangkop bilang mga anak ng Diyos. Kung padalo-dalo lang tayo sa church na nag-aaral ng Biblia, nakikipag-fellowship, umaawit ng mga himno at nagpapatotoo na tayo'y ligtas na, pero hindi naman nagbabago ang ating puso at buhay, abay mayroong seryosong problema. Kagaya ng isang pasyenteng unti-unting gumagaling sa pangangalaga ng doktor, ang ating puso at buhay ay dapat unti-unti ding nababago. Dapat tayong mamuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos, na iniiwan ang anyo ng makasalanan. Para mangyari ito, kailangan nating manatili sa Kanya. Ano ba ang pananatili sa Panginoon? Kung ang isang tao ay nananatili sa Panginoon, siya rin ay nananatili sa Kanya. Ang Panginoon ay nananatili sa akin at ako'y nasa Kanya. Nagiging isa tayo sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Ang relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon ay kagaya ng puno ng ubas at ng mga sanga. Si Jesus ang puno ng ubas, at ang Diyos ang hardenero na nag-aalaga sa puno. Tayong mga ligtas ay mga sanga na nakakabit sa puno. Ang layunin ng Diyos sa pag-aalaga sa puno ay upang makapamunga. Kaya't ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya't ang sanga ay kailangang nakakabit sa puno upang matanggap ang katas na nagmumula sa ugat. At pagkatapos ay kusang mangyayari ang paglago nito. Hindi kailangan ng sanga na magsumikap upang siya'y mamunga. Kung mananatili lamang siya at tatanggapin ang katas na mula sa ugat, kusa itong lalago at mamumunga. Kung ito'y hindi nakakabit, hindi ito mamumunga sa kanyang sarili. Pero kung nakakabit ito, kusa itong mamumunga. Kaya sa Juan chapter 15 verse 8, "Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko." Ngayon, ang isang magsasaka na nagtatanim ng ubas ay nagnanais makakuha ng maraming bunga, di ba? Kung nag-alaga siya ng puno ng ubas ng buong puso, pero hindi ito namunga, o yung mga bunga ay maliliit at tuyo, anong mapapakinabangan niya? Hindi ba't kaaya-ayang makakita ng mga ubas sa puno? Isang kumpol ng masasarap na prutas, di po ba? Ganyan din tayo bilang mga ligtas na banal sa Panginoon. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami. Ito ang patunay na tayo'y mga alagad ni Kristo. Sa halip na sabihin sa bibig natin na ligtas ako, alagad ako ni Kristo, dapat buhay natin mismo ang ebidensya na mga alagad tayo ni Kristo. Kaya ang manatili sa Panginoon ay nangangahulugang una sa lahat, ang puno ng ubas at mga sanga ay nagiging isa. Tama po ba? Sila'y nagkakaisa. Hindi sila mapaghihiwalay. Ang Panginoon at tayo ay naging isa na. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Kanya. At hindi lamang ako, kundi ang lahat ng mga naligtas na banal ay isa sa Panginoon.
Kaya pagkatapos nating maligtas, hindi tayo nag-iisa. Kahit sa mundong ito, hindi tayo nag-iisa, hindi ba? Noong ipinanganak tayo, mayroon tayong tatay, nanay, ate at kuya, bunso at pamilya. May mga kamag-anak tayo. Ang mga magkakapatid na tumanggap ng parehong buhay ay magkakasamang namumuhay na nagkakaisa. At pag pumapasok tayo sa eskwela, nakikisama tayo sa ating mga kaklase. Kapag nasa trabaho naman tayo, nakikisama tayo sa ating mga katrabaho. Ang mundong ito ay hindi isang lugar kung saan nag-iisa tayo, kundi isang lugar kung saan namumuhay tayo na mayroong mga kasama. Kaya pagkatapos nating maligtas, hindi tayo nag-iisa. Ngayon, mayroon tayong pakikisama sa mga brothers and sisters na kapwa natin naligtas. Tingnan natin sa Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 1. Unang Korinto, chapter 1, verse 8. Unang Korinto, chapter 1, verse 8. Basahin po natin ang verse 8 at 9. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Sabi dito, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kahit na tayo ay naligtas, mayroon pa rin tayong maraming kakulangan. Sasawayin pa rin tayo ng Diyos sa maraming bagay. Subalit, pagtayo natin sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagdating ng Panginoon, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Pagkatapos nating maligtas, unti-unti niyang aalisin ang ating lumang likas at gagawing higit na katulad ng Panginoon ang ating puso, pag-iisip at buhay. Pagkatapos, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Lalong palalakasin, papaano? Sa pamamagitan niya ay tinawag kayo. Ibig sabihin, tinawag tayo mula sa mundo at iniligtas tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Kung tayo ay naligtas, mayroon tayong pakikisama sa Panginoon. At hindi lamang tayo, kundi ang lahat ng mga naligtas ay may pakikisama sa Panginoon. Tungo sa pakikisama sa Hesukristo na ating Panginoon. Ang salitang pakikisama ay inilarawan dito ng maputi. Pagkatapos nating maligtas, ginagamit natin ang espesyal na salitang pakikisama o fellowship. Kapag nakikita natin ang mga brothers and sisters, sinasabi natin, halika kayo, mag-fellowship tayo ng mabilis. Medyo mababala ako, kaya mag-fellowship tayo agad at umuwi. Ngunit hindi ganyan ang fellowship. Ang pakikisama ay ang pagbahagi ng ating puso, pag-iisip at buhay sa Panginoon. Yun ang tunay na pakikisama. Ang pagsaluhan ng kapalaran, buhay at kamatayan ng magkasama. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama. Pagkatapos maligtas, pinahintulutan ako ng Diyos na magkaroon ng pakikisama sa mga banal na kapwa naligtas. Hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama. Ang pananatili sa pakikisamang ito ay ang pananatili sa Panginoon. Kaya sa John chapter 15, inilarawan ang relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon bilang puno ng ubas at mga sanga. Ang sanga ay hindi nag-iisa, kundi magkakasama. Ang mga naligtas ay mga sanga ng Panginoon. Kung titingnan mo ang puno ng ubas, ang kanyang mga sanga ay mahigpit na magkakadikit at nagkakabuhol-buhol. Ang maraming mga sanga ay nakapulupot bilang isa at mayroong masasarap na prutas. Kaya ang pakikiisa sa Panginoon ay gaya ng sa puno ng ubas at mga sanga. At sa Unang Korinto, chapter 12, verse 13, sinasabi,
Sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang mga naligtas, maging mga Hudyo o Hintil, ay isa sa iisang espiritu. Iisa. Kaya naman sa 1 Corinto 12:27, sinasabi, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. At tayo ay mga bahagi ng katawan na iyon. May isang katawan. Kung paano ang katawan ay mayroong maraming bahagi. Sabi sa 1 Korinto, kung paano ang katawan ay mayroong maraming bahagi, tayong marami ay iisang katawan kay Kristo. Ang Panginoon ang ulo at tayo ang katawan, at bawat isa ay bahagi ng katawan. Tayo ay isang katawan. Sa Roma chapter 12 verse 5, tayo ay iisang katawan at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Sinabi, tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Ito ay isang hiwaga. Ang ulo ay si Jesus at tayo ang katawan. Ang ulo at katawan ay hindi maaaring maghiwalay. Sa katunayan, ang paglago ng katawan ay sinasabing nanggagaling sa hormone mula sa pituitary gland at mayroong cranial nerves. Ang mga utos ng ulo ay direktang nakakabit sa peripheral nerves sa pamamagitan ng central nervous system. Kaya kapag may utos ang ulo, ang buong katawan ay gumagalaw ng magkakasama. Sa ganitong paraan, ang Panginoon na ating ulo ay nagbibigay sa atin ng espiritual na buhay at biyaya at nagtuturo sa atin ng tamang landas sa pamamagitan ng banal na espiritu at binibigyan tayo ng kakayahang gumawa. Kaya ulo at katawan. Tayong mga ligtas ay naging isang katawan at bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. Mga bahagi tulad ng mga mata, bibig, mga kamay at mga paa. At mayroon pang maraming organs sa katawan na ito. Nagkakaisa silang lahat upang mapanatili ang buhay at maisakatuparan ang kalooban ng ulo. Kaya nga iniyahalin tulad sa ulo at katawan. Tayong mga ligtas, ang maraming bahagi ng katawang iyon na nagiging isa at namumuhay sa pagsunod sa salita ng Panginoon. At ngayon, sa Filipos chapter 1 verse 5 to 6 sabi, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Unang araw. Kailan itong unang araw? Kailan ito nagsimula? Ang unang araw na ito ay nagsimula nang tayo'y naligtas. Nagsimula tayong makipag-fellowship sa ibang ligtas na banal. Pagkatapos maligtas, hindi tayo nag-iisa. Kung paanong mula sa pagkapanganak ng isang tao ay nagsisimula siyang makisama sa kanyang pamilya, nang tayo'y naligtas, marami tayong mga kapatid na naunang naligtas. Kaya sa Efeso 2:19, sinasabi, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Mga dayuhan. Kapag may pinupuntahan tayong mga bahay, minsan may mga palatandaan na nakalagay sa pinto na nagsasabi, bawal pumasok ang mga hindi kilalang tao. Mga dayuhan o estranghero. Hindi tayo mga dayuhan at banyaga, kundi mga kapwa mamamayan ng banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo'y pamilya ng Diyos. Dapat nating malaman na tayo ay kaisa sa isang Diyos Ama, magkakapatid, iisang pamilya sa Diyos na magkakasamang mamumuhay sa walang hanggang langit. Pamilya. Kaya bilang iisang pamilya ng Diyos, ngayon tayo ay nabubuhay sa isang buhay ng pakikisama o fellowship. Tayo ang mga taong pupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman, hindi ba? Ang mga magsasama-sama sa langit ay dapat ding mamuhay ng magkakasama sa mundong ito. Kung paanong iniibig tayo ng Panginoon. Sinabi niya,
Kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan sa isa't isa. Sa Efeso 4:12, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa maraming paraan, marami pa rin tayong pagkukulang. Paano naman sa pamilya? Matanda man o bata, may mga pagkakaiba sa personalidad. At bawat tao ay may pagkakaiba. Pinapagalitan ba natin ang mga bata dahil may kakulangan sila? Hindi po. Inuunawa sila ng buong pamilya. Kung ang isang tao ay mahina o may kakulangan sa anumang paraan, ipinapakita natin ang higit na pag-ibig at tinutulungan sila. Kapag may kailangan ako, tinutulungan ako ng mga kapatid ko. At kapag ang mga kapatid ko ay may kailangan, tinutulungan ko din sila. Nagtutulungan sa isa't isa. Sa unang Juan, tingnan natin. Unang Juan, chapter 1, verse 3 to 4. Unang Juan, chapter 1, verse 3 to 4. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang layunin ng pagsulat ng Unang Juan ay para sa pakikisama ng mga naligtas. Ang salitang pakikisama o koinonia ay tinutukoy sa Ingles bilang fellowship. Sabi rito upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Para sa mga naligtas, ang buhay pananampalataya ay ang pakikisama sa Panginoon. Tunay na ang pakikisama natin ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ay hindi lamang pakikisama ng mga taong pareho ang pag-iisip. Ang ating pakikisama ay sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Panginoon ang sentro ng pakikisamang ito. Ito ay isang banal na pakikisama sa Panginoon. Sa fellowship na ito, walang mali na maaring umiral dahil ito ay sa Panginoon. Ito ay sa Panginoon. Kung wala tayong pakikisama sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng wastong pakikisama sa mga banal. Kaya, nakasentro sa Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng wastong pakikisama sa mga banal. Kaya sa verse 6, sinasabi, kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa diliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nangangahulugan ito na dahil ang Diyos ay liwanag, dapat din tayong mamuhay sa liwanag upang magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Kung ang isang tao ay nagsasabing may pakikisama siya sa Diyos, ngunit lumalakad sa kadiliman, ayon sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14, anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman? Ang liwanag at kadiliman ay hindi maaaring magsama. Ang Panginoon ay liwanag. At kung nais nating magkaroon ng pakikisama sa Kanya, dapat tayong mamuhay sa liwanag. Ang pamumuhay sa liwanag ay nangangahulugan na hindi tayo nagtatago ng kasalanan o namumuhay sa kahiyahiyang paraan. Kung tayo ay haharap sa Diyos na namumuhay sa liwanag, wala tayong ikakahiya sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Ito ang pakikisama sa liwanag. Ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. At dahil dito, ito ay isang banal na pakikisama. Walang kasalanan o kasinungalingan man, tanging liwanag lamang. Kaya kung sinasabi nating may pakikisama tayo sa Diyos, ngunit nabubuhay sa kadiliman, nagtatago ng kasalanan at nasasangkot sa mga kahiyahiyang bagay, kung gayon, ito ay kasinungalingan. Hindi tayo maaring magkaroon ng pakikisama sa Diyos sa ganitong paraan. Gaya ng sinasabi sa verse 7, siya ay nasa liwanag. Unang Juan 1:7,
Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, tayo mayroong pakikisama sa Panginoon. At sabi dito, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, bagamat pinatawad na tayo magpakailan pa man, ang paglilinis na ito ay tumutukoy sa paglilinis ng lumang pagkatao na nananatili pa rin sa puso at buhay natin pagkatapos maligtas. Ang ganitong mga bagay ay patuloy na nililinis sa pamamagitan ng pakikisama. Magiging malinis tayo sa loob ng fellowship. Sa mga may pakikisama sa Panginoon, maaalis nila ang mga nakatagong kasalanan sa kanilang puso at buhay. Kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Kung ang isang tao ay nagtatago ng mga sekretong kasalanan, habang sinasabing may pakikisama sa kanilang kapatid, iyon ay pagkukunwari. Sa paggawa nito, dinadaya nila ang Diyos, ang kanilang sarili at ang mga brothers and sisters. Hindi ito dapat mangyari. Dapat tayong magkaroon ng dalisay na pakikisama sa liwanag. Kaya, ang mga ipinanganak na muli na mananampalataya ay bumubuo ng isang espiritual na pagtitipon na pinagkaisa ng banal na espiritu. Ang mundong ito ay isang komunidad ng mga taong nagsasama-sama. Ngunit ang mga naligtas, silang tumanggap ng buhay na walang hanggan at pag-asa, ay pinag-isa ng banal na espiritu at namumuhay sa iisang espiritu. Ito ang nararapat. At ganito ang nangyayari. Kahit na tayo ay nasa fellowship sa loob ng church, ang ating puso at buhay ay hindi pa nababago. Ngunit, ito ay unti-unting binabago ng Panginoon. Hindi kailangang mag-alala ng labis. Hanggat tayo ay nananatili sa loob ng fellowship, tiyak na mangyayari na mababago tayo ng paunti-unti. Tayo ay mababago sa loob ng fellowship. Unti-unting binabago. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kung may pakikisama tayo sa mga masasama, tayo ay magiging katulad nila. Maaari tayong magsimulang matuwa sa mga mahalay na pagbibiro o mga usapang walang kabuluhan. At bago pa natin ito mapansin, nadungisan na ang ating mga puso. Kung makikisama tayo sa mga masasamang kasamahan, nanganganib tayo na maging kagaya nila. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating ilayo ang ating sarili sa masasamang kasamahan. Sinasabing ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Ibig sabihin, kahit na tayong mga ligtas ay patuloy na nababago, pwede pa rin tayong maging masama dahil sa mga masasamang kasamahan. Ito ay hindi dapat na mangyari. Habang nakikisalamuha tayo sa mga dati nating kaibigan, kailangan nating ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Pero huwag nating hayaang manatili tayo kasama nila sa kanilang pag-inom o pagsasaya, dahil maaari tayong maimpluwensyahan. Dapat nating ilayo ang ating sarili. Kung hindi, maaaring maapektuhan tayo ng hindi natin namamalayan. Mahirap sundin ang kabanalan at dahil nga likas tayong makasalanan, mas madali nating magagaya yung mga masasamang bagay. Kaya naman, kailangan nating maging maingat. Dapat magpasya tayo na ilayo ang ating sarili sa gayong uri ng mga kaibigan. Pagkatapos maligtas, kailangan nating isaayos yung mga kaibigan, magsaayos ng mga kaibigan. Naalala ko noon, dati madalas akong lumalabas para mangaral ng ebanghelyo. At mayroong isang seminarista mula sa isang Baptist church ang sumunod sa akin. Sinabi niyang gusto niyang mag-aral ng Biblia at tumulong sa akin sa pangangaral. Nag-alok pa siya na siya na lang ang magmaneho ng kotse ko. Kaya pumayag ako. At gubugol kami ng ilang oras nang magkasama. Ngunit nang maglaon, nalaman ko na hindi pala siya magandang impluwensya. Ipinagyabang pa niya ang tungkol sa kanyang libangan. Tinanong ko siya, anong libangan mo? Sinabi niya,
mangulekta ng antik. Sinabi niya na tuwing may pera siya, bumibili siya ng mga antik. Nang tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa mga yon, sabi niya, pinapatay daw niya ang ilaw, umuupo siya sa dilim, at hinahawakan ng mga antik upang maramdaman daw yung diwa ng mga dating nagmamay-ari noon. Naisip ko, teka, kakaiba ito. Makamulto ang kanyang libangan. Doon, napagtanto ko na may mali sa kanyang iniisip. Sa huli ay lumayo ako sa kanya. Ang ganoong uri ng tao ay hindi isang tunay na Kristiyano. Kaya pagkatapos maligtas, ang mahalagang bagay sa Kristiyanong pamumuhay ay kung kanino tayo nakikisalamuha. Dapat tayo magkaroon ng malapit na pakikisama sa mga mananampalataya na mayroong mabuting buhay pananampalataya at magalak tayo sa pakikisamang yon. Kung mayroon sa atin na nakikisalamuha lang ng formal sa mga banal at pagkatapos ay mas malapit ang pakikisama sa kanyang mga makamundong kaibigan, kung ganoon siya isang makamundong tao, hindi ba? Pwede bang mangyari yon? Paniki ba kayo? Minsan ang paniki ay parang daga at minsan parang ibon. Pag nagtitipon ang mga daga, siya ay nagiging parang daga. At kapag lumilipad, siya ay nagiging parang ibon. Hindi yun tama. Dapat gawin nating malinaw ang ating pagkakakilanlan. Tingnan natin sa John chapter 10. John chapter 10, verse 16. John chapter 10, verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sa John chapter 10, sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Sa verse 11, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Siya ang mabuting pastol. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang maligtas tayo. Kaya, naririnig ng tupa ang tinig ng pastol at sila'y sumusunod sa kanya. Si Jesus ang ating mabuting pastol at siya ay may kawan na kanyang inaalagaan. Sa verse 14, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ang tupa at ang pastol ay isa. Sa verse 3, ang pastol. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila iniahatid papalabas. Tinatawag ng pastol ang bawat isa sa pangalan. At kapag nauuna siya, ang kawan ay sumusunod sa kanya. Ang tupa ay hindi mabubuhay kung walang pastol. Kung walang pastol, magiging pagkain sila ng mga lobo. Pinoprotektahan, ginagabayan, at tinutulungan ng pastol ang mga tupa. Sa simula, Diyos ang pastol ng mga tao. Sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Tayo ay mga tupa na nang-iwan ng ating pastol. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Kung bawat isa sa atin ay lumihis sa sariling daan ayon sa sariling katigasan at pagnanasa, iyon ay impyerno. Gayunpaman, iniligtas tayo ng Panginoon mula roon at ginawa tayong kanyang mga tupa. Siya ang mabuting pastol na gumagabay sa atin mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Siya ang mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Subalit sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Si Jesus ay unang dumating sa Israel. Kaya ang mga Israelita ang unang naligtas. Naligtas ang mga Israelita. At pagkatapos, ang Ebanghelyo ay ipinalaganap sa mga Hintil. Ang mga tupa mula sa kulungang ito ay tumutukoy sa mga naligtas ng mga Israelita
at ang ibang mga tupa na wala sa kulungang ito ay tumutukoy sa mga hintil. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Ngayon, ang ebanghelyo ay ipinangaral sa mga hintil at maraming mga hintil ang naliligtas. Kanilang pinapakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya Hudyo man o hintil, kapag sila'y naligtas, sila ay iisang kawan na inaalagaan ng isang pastol. Tayo ay nagiging iisang kawan at sumusunod sa Panginoon hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng langit. Kaya para dito, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng masaganang biyaya, buhay at kapangyarihan. Tinutulungan niya tayo na mamuhay sa ating buhay pananampalataya. Kaya sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano ba ang gusto o ninanais ng mga bagong panganak na sanggol? Gusto ba nila ng sigarilyo o anak? Hindi. Ibinubuka nila ang kanilang mga mata at humihingi sila ng gatas. Ang mga sanggol ay nasisiyahan kapag nakakainom sila ng maraming gatas mula sa kanilang ina. Kaya dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, may himno, "As newborn babies, I can't forget it even for a moment." Gaya ng pagnanais ng bagong panganak na sanggol, ninanais natin ang malinis na espiritual na gatas. Ano itong gatas na ito? Ito ay ang salita ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, ang salita ay nagiging napakabuti. Kung ang mga taong hindi ligtas ay magbabasa ng Biblia, aantukin lang sila. May mga nagsasabi pa nga na pag hindi daw sila makatulog, pinabasa nila ang Biblia at tulog agad sila. Pinipilit nila ang kanilang sarili na basahin ito. Subalit hindi ito nakakapagbigay ng espiritual na sustansya sa kanila. Ngunit pagkatapos maligtas, itong nakakabugot na Biblia ay naging kawili-wili sa atin. Itong Bibliang ito ay tunay na salita ng Diyos at katotohanan. Kaya naman, gustong-gusto ng mga Kristiyano na marinig ang salita at nananabik sila sa mga salita ng Biblia. Lumipat ako mula Daegu patungong Seoul noong 1983 at nagsimula ng church sa Bangbedong. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan sa mga taong kilala ko noon dahil mali sila. At nagsimula akong muli. Kaya, nang tipunin namin ang lahat sa Bangbedong noong 1983, may nasa 33 katao. Dahil sa wala kaming sariling lugar na mapagtipunan, nagtitipon kami sa bahay, sa gym, dito at doon. Siyempre, nang panahong yon, ang mga brothers and sisters natin ay walang pera at nasa kahirapan. Subalit, nagpursigi pa rin kami na magsama-sama at magtipon. Nang panahong yon, kahit pa paano, ang mga tao ay patuloy na nagtitipon. Subalit, wala pa tayo noong church sa Seoul at Gyeonggi-do. Kaya sila ay pumupunta pa sa Bangbidong mula sa mga malalayong lugar. Ang iba nga ay nanggagaling pa sa Chorwon na talagang napakalayo. Iniwan nila ang mga simbahan nila na nakasanayan nilang puntahan sa malapit. At upang makadalo sa linggo, kailangan nilang umalis ng maaga. At pagkatapos ng sermon, makakauwi sila ng bahay madilim na. Sa kabila ng mga ito, ang mga kapatid ay nagtitipon mula sa iba't ibang dako. Kaya umupa muna kami ng isang apat na palapag na gusali at pagkatapos ay binili yon. Ngunit puno na ang lugar, kahit sa pasilya, puno na. Kaya ang iba ay nakikinig sa FM, sa radio, sa hagdan. Ang gusali ay walang aircon. Kaya pagtag-init, talagang napakainit pagtag-araw. Pero sinasabi nila, kahit napawisan kami sa church, okay lang. Pwede naman kaming maligo pag uwi namin ng bahay. Ito yung kanilang sinasabi. Siksikan. Mainit ang lugar.
Kahit na pawisan sila, sila'y nagtitipon mula sa iba't ibang lugar. Kaya kapag may pumasok sa church na medyo mahina ang puso, hindi siya makahinga ng maayos dahil sa sobrang sikip. Pero alam niyo ba kung gaano kahaba ang mga sermon ko? Kadalasan 2 oras. 2 at kalahating oras. Minsan pa nga 3 oras. Ngunit ang mga taong yun ay umuupo lang doon at nakikinig sa mga salita. At pagkatapos ng sermon, sumasakay ang mga brothers and sisters sa subway. At dahil puno yun ng mga kapatid, nagtataka ang mga hindi mananampalataya kung ano ba ang ginagawa namin sa maliit na gusaling yun. At kung bakit napakaraming tao ang nagtitipon doon, nagtataka sila. Kaya nang hindi na kami makapagtipon, kami ay naghanap na ng lugar na mapagtatayuan ng church building. Subalit, hindi lang mahal ang lote sa sentro ng Seoul. Kahit na may mabili pa kaming lupa, mahirap makakuha ng permiso para magtayo ng church building. At dahil narinig ko noon na ang lugar na ito ay gagawing subway station, nagpasya kami na dito na lang. Dahil kung may subway, madaling makakapunta dito ang mga tao mula sa Seoul. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi noon kapag ang mga kapatid ay nagtitipon at nananabik na makinig ng salita, sila ay hindi kumikilos. Kahit na pagkatapos ng pakikinig ng mahabang oras, nakikinig sila. Hindi nyo maisip kung gaano nila inasamang salita. Kaya pagkatapos ng church inauguration dito, gumawa tayo ng mga churches na independent. Isa kada taon. Isang church bawat taon. 20 churches sa loob ng 20 years. Sa Gyeonggi-do at Seoul. Kaya mayroon na tayo ngayong 16 churches na nakapangalan sa Seoul. Nakapalibot sila sa buong Gyeonggi-do. At tumatayo na rin sila sa sarili nila. Nang sila'y maging independent, umaabot sila sa mahigit 200 tao. Hindi kumukonte sa 100 tao, pero puno pa rin. Tingnan ninyo. Kaya, ang nasa malalayong lugar ay naging independent at maging ang mga kalapit na lugar tulad ng sa Sugi at Jukjeon, ang kanilang mga lokasyon ay hindi ganoon kalayo. Ngunit, nakita ang pangangailangan para sa pagiging independent nila dahil mahirap gumamit ng pampublikong transportasyon. Ang mga leaders ng cell group ay sumang-ayon tungkol sa pagiging independent nila habang ang ibang kapatiran ay hindi sang-ayon dito. Hindi namin gusto. Kaya hindi natin sila mapipilit. Kaya ito ay naantala. Ngayon, dahil ang gusali ng iglesia ay nangangailangan ng mas maraming espasyo, dapat silang maging independent, hindi ba? Kaya inaasam natin ang salita. Dati, matagal na, bumisita ako sa Mokpo para sa isang Bible seminar. Bumisita lang ako doon pero 5 taon akong nanatili doon. Isang araw, maraming tao ang nagtipon sa YWCA at mga pampublikong lugar. Hindi lang mga pangkaraniwang simbahan, kundi pati mga interdenominational na simbahan ang nagtipon doon. Yun ay 1969, nung ako ay 28 years old. At nagsimula akong mangaral ng ibanghelyo sa pamamagitan ng Bible seminar. Maraming tao ang nagsimulang magtipon sa paligid ko. Gayunpaman, may lumitaw na isang binata at sinimulan akong paalisin ng sapilitan. Nang panahong yon, madalas akong nangangaral ng sermon ng mahigit 2 oras. Mayroon akong sermon sa 2:00 ng hapon sa Linggo, sa Martes ng hapon at Webes ng hapon. 3 beses sa isang linggo para sa pag-aaral ng Biblia. At napakaraming tao ang nagtitipon. Kaya sabi ng ibang pastor, nagiging sikat ang kanyang sermon kasi sobrang haba. Sabi nila, kaya din daw nila ang ginagawa ko. At pagkatapos ay nangaral din sila ng sermon sa loob ng mahabang oras. Pero tulog lahat ng nakikinig sa kanila. Ayos lang ba yun? Para sa akin, sinisikap kong gawing mas maikli ang sermon para sa mga taong bagong ligtas at sa mga may edad na dahil baka kulang sila sa lakas o kakayahan. Ngunit mas mahirap paiksiin ang oras ng isang sermon. Gayunpaman, inaasam natin ang salita, nananabik tayo sa salita. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan.
may kaligtasan ng espiritu at may kaligtasan ng pamumuhay. Ito ang yugto ng paglago sa pananampalataya. Dapat nating patuloy na tanggapin ang salita para lumago yung ating pananampalataya. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, tumatanggap tayo ng pagkain at pinapalago tayo. Sa pamamagitan nito, lumalago ang ating pananampalataya. Tingnan natin sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verse 29. Efeso chapter 5 Verse 29, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan nito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Hindi natin kinapupuotan ang sarili nating katawan, ngunit iniingatan at inaalagaan natin ito, di ba? Tulad nito, inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Si Jesucristo na nagligtas sa atin ay inaalagaan at iniingatan ang mga iglesia tulad ng ginagawa natin sa ating katawan. Ibig sabihin, iniingatan at pinapalago niya tayo. Ang mga banal na naligtas ay ang iglesia. Sa Biblia, ang mga taong hindi ligtas ay hindi tunay na iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Paano magiging bahagi ng katawan ni Kristo ang isang taong hindi ligtas? Efeso 5:30, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Iniingatan at inaalagaan ni Jesucristo ang iglesia tulad ng ginagawa nating pag-iingat sa ating katawan. Kaya tingnan natin sa chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13. Babasahin ko po. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadaladala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga katusuan sa paraang mapandaya. Sinasabi dito, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit may napakaraming denominasyon mula sa mga taong naniniwala kay Jesus? Mayroong daan-daang magkakaibang simbahan sa denominasyon ng Presbyterian, iba't ibang denominasyon. Bakit nahati ng ganito ang mga denominasyon? At nag-aaway-aaway sila. Ito ay dahil sa magkakaiba sila ng paniniwala. Bakit? Dahil magkakaiba sila ng kaalaman tungkol sa Biblia. Ang iba't ibang kaalaman ay dumidikha ng iba't ibang pananampalataya, kaya hindi sila maaaring maging isa. Nang naligtas tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naging isang katawan, tayo rin ay naging isa sa pananampalataya at sa pagkakakilala. Hindi tayo maaring hatiin. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala, tayo ay nagiging ganap na tao, ang iglesia. Ang iglesia ay naitatag at tayo mismo ay lumalago na mas nagiging ganap. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Si Kristo ay perpekto. At habang lumalago tayo, hinahangad nating maabot ang kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadaladala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ang mga bata ay walang sapat na pangunawa. Halimbawa,
Kung may lalaking lalapit sa grupo ng mga naglalaro na bata at sasabihin niyang, "Mga bata, ibibili ko kayo ng pagkain." Maaari silang sumama. At kung gagawin nila ito, pwede silang makidnap. Ngunit ang mga malalaking bata, kapag may nagsabing, "Ibibili kita ng pagkain," tutugon siya, "Teka, mukhang kahinahinala ang lalaking ito, hindi ako sasama." Sa ganitong paraan, kung ang ating pananampalataya ay hindi pa lumalago, malamang mas mahuhulog tayo sa mga pandaraya ng mga tao sa kanilang katusuhan sa paraang mapandaya. Sa mundo ng pananampalataya kay Jesus, mayroong napakaraming maling doktrina. Ito ay gaya ng pandaraya. Ginagamit ng Diablo ang gayong pandaraya at paninilang upang akitin ang mga tao. Naniniwala sila, ngunit sumusunod sila sa maling paniniwala. Maraming maling aral pagdating sa relihiyon. Inaangkin nilang sumusunod sila sa tunay na pananampalataya. Napakarami. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mahulog sa kanilang mga katotohanan sa paraang mapandaya. Sinasabing tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katotohanan sa paraang mapandaya. Kapag ang ating pananampalataya ay lumago, malinaw na maiintindihan natin kung ano ang tama at mali. Habang lumalago ang ating pananampalataya, hindi tayo madaling matutokso. Naninindigan tayo at hindi na natitinag. Sa Efeso chapter 4 verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Tayo na humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa kanya, kay Kristo. Tayo ay lubos na lumalago tungo kay Kristo na siyang ulo. Sa loob ng iglesia, tayo ay inaalagaan at pinoprotektahan. At ang ating pananampalataya ay unti-unting nagiging ganap. Kaya kung iisipin natin, simple lang ang kahulugan ng manatili sa Panginoon. Ang ilang tao ay nananalangin at nag-aaral ng Biblia ng mag-isa ng may matinding pagsisikap, ngunit hindi ito ang pananatili sa Panginoon. Kung paano ang isang sanga ay nananatiling nakakabit sa puno ng ubas, kailangan lang nating manatiling nakakabit. Sumusunod ang mga tupa saan man magpunta ang pastol. Ang mga ligtas ay kailangan lang na manatili sa loob ng banal na pagtitipon sa iglesia. Ang pagiging nasa loob ng samahan na ito ay gaya ng pagiging nasa Panginoon. At ang Panginoon ang mag-iingat sa atin, gagabay sa atin. Kung paanong iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, pinatnubayan sila sa ilang at dinala sa lupain ng Kanaan, siya din ang mangunguna sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya kung titingnan natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 31, na doon ay inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Pinangunahan sila ng Diyos at iningatan mula sa Ehipto hanggang sa makapasok sa Kanaan. Kaya't kung paanong iningatan niya sila sa lupain ng Kanaan, iniingatan din tayo ng Panginoon hanggang makapasok tayo sa langit. Pinamunuan niya ang mga Israelita sa ilang sa pamamagitan ng isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Hinampas niya ang bato upang bigyan sila ng tubig. Binigyan sila ng mana na makakain sa araw-araw at pinigilan ang kanilang mga paa sa pamamaga at ang kanilang mga damit na maluma. Hindi ba sila iningatan ng Diyos? Kaya sinabi niya na pangungunahan niya tayo hanggang sa tayo ay mamatay, hanggang sa dalhin niya tayo sa langit. Kaya ngayon, ang mga tupa ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa pastol. Ang tupa ay hindi dapat umalis sa pastol. Hindi natin nakikita ang pastol, di ba? Ang Panginoon ay hindi nakikita. Ngunit siya ay nasa gitna natin. Pinoprotektahan, binabantayan at ginagabayan tayo ng Panginoon. Ang pag-alis sa pagtitipong ito ay pag-alis sa Panginoon. Hindi ka dapat umalis sa iglesia. Kahit na ano pa ang mangyari. Maaring may mga problema pa rin dahil
Ang ilan ay may mga kakulangan pa. Kung marami kang kapamilya sa isang bahay, may bunso na isip bata, may kuya na medyo masama ang ugali, pero umaalis ka ba ng bahay dahil sa hindi mo sila gusto? Hindi. Protektado tayo kapag tayo ay nasa bahay. Kaya kung tayong lahat ay kakapit sa iglesia, ang Panginoon ang mag-iingat at aakay sa atin ng magkakasama hanggang sa makapasok tayo sa langit. Ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Kaya ang pagiging nasa grupong iyon ay ang pagiging nasa Panginoon. Sa Kawikaan, chapter 18, verse 1, siya na humihiwalay sa pagtitipon ay naghahanap ng kanyang sariling pagnanasa. Humihiwalay sa pagtitipon. Anong uri ng pagtitipon? Ito ang pagtitipon ng mga ligtas. Sa pagtitipon, naroon ang pagtuturo at pagtubay ng banal na espiritu. Siya na umaalis sa pagtitipong ito ay naghahanap ng kanyang sariling pagnanasa. Ang isang tao na sumusunod sa sarili niyang pagnanasa ay wala sa pagtitipong iyon. Dati ay mayroong isang pastor na nagsabi, gaya ng kasagubihang, ako ang nagtrabaho pero iba ang kumikita. Magtuturo ako ng Biblia pero iba ang kaluwalhatian ay napupunta sa iba. Minsan nadidikitan ng tae ang puwetan ng baka at dumidikit din sa buntot. Kaya sabi niya, mas gugustuhin ko pang maging ulo ng manok kaysa puwet ng baka. Kaya umalis siya sa iglesia. Sinubukan niyang magtayo ng sarili niyang simbahan. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito ay dahil may ilang taong naging ganyan mula sa ating mga pastor. Sinubukan nilang gumawa mag-isa. Gayunpaman, nabigo silang lahat. Silang lahat ay nabigo. Hindi ito obra. Ang mga pangkaraniwang simbahan, ginagawa nila ang lahat ng paraan para lang makapagtipon sila ng maraming tao. Mga tao na wala namang alam. Ngunit magagawa ba yon ang isang taong ligtas? Ganoon din ba ang gagawin ng isang taong ligtas? Hindi yan uubra. Hindi yan gagana. Kaya naman wala sa kanilang nagtagumpay. Nagkahiwa-hiwalay din silang lahat pagkairan pagkaraan ng ilang sandali. Sa Genesis chapter 12 verse 1, narinig ni Abraham ang tinig ng Panginoon sa Ur ng mga Kaldeyo. Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya umalis siya sa bahay ng kanyang ama at pumunta sa lupain ng Kanaan. Nang panahong iyon, sumunod din kay Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot. At siya nga pala, sa Genesis chapter 13, si Abraham ay mayroong malaking pamilya at maraming mga alagang tupa. At si Lot ay nagkaroon din ng maraming tauhan at tupa. Ngunit ang mga pastol ni Abraham at mga pastol ni Lot ay nagkaroon ng pagtatalo. Kaya sabi ni Abraham, ikaw at ako ay magkadugo, bakit tayo mag-aaway dahil dito? Gawin mo ang gusto mo. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung ikaw ay sa kaliwa, ako ay sa kanan. Ngayon na marami na tayong miyembro ng pamilya, mahirap nang mamuhay ng magkasama. Kaya ngayon ay gawin mo ang gusto mo. Kaya't nakita ni Lot na yung Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ng Eden, na natubig ang mabuti at magandang tirhan. Kaya sabi niya, kung ganon, dito, pupunta ako doon. Pinili niya ang pinakamagandang lugar. O sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kaya umalis si Lot. Ngunit anong nangyari? Sa huli, halos hindi niya mailigtas ang kanyang buhay nang wasakin ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Yan ang nangyari nang si Lot ay umalis kay Abraham. At lumingon pabalik ang asawa ni Lot at naging haliging asin. Dapat ay hindi niya iniwan si Abraham. Sumunod siya kay Abraham. Kaya dapat ay nanatili siya hanggang sa huli upang matanggap ang proteksyon at paggabay ng Diyos.
Ang pag-alis kay Abraham ay pag-alis sa Diyos. Dapat nating malaman ito. Tayo mga ligtas ay hindi dapat umalis sa iglesia kahit na ano pang mangyari. Ang Panginoon ay nasa iglesia at ang Panginoon ang namamahala sa atin at pumapatnubay sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kaharian. Kaya't ang pag-alis sa iglesia, ito ay pagpapasasa at paghamak sa lahat ng mabuting pasya. Ibig sabihin ay pagtanggi sa turo ng banal na espiritu. Sa unang Juan 2:27, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng bagay. Ang pananatili sa turo ay ang pananatili sa Panginoon. Kung mananatili tayo sa grupong itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi tayo mapapahiya sa kanyang pagdating. Pagdating ng Panginoon, kung wala ka sa grupong yun, kahit naligtas ka, ikaw ay mapapahiya. Kaya naman, hindi tayo dapat umalis sa grupong pinamumunuan ng Panginoon, anuman ang mangyari. Ang isang tupa ay hindi dapat umalis sa kawan na pinamumunuan ng pastol. Sa maraming tupa, ang iba sa kanila ay may dumi sa kanilang puwet at may amoy. Ang iba ay mainitin ng ulo at hindi kanais-nais. Ngunit silang lahat ay mahal ng pastol. Hindi tayo dapat umalis sa kawan. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ito ang taong tumatanggi sa pagtuturo ng banal na espiritu. At dahil tayo ay nasa Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya at tumatatag ang ating panloob na pagkatao. Kaya dapat nating malaman na ang pananatili sa iglesia ang paraan upang tayo ay tumanggap ng pagtuturo at patnubay ng banal na espiritu. Sa Juan chapter 16 verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan hanggang sa wakas. At sa Filipos chapter 2 verse 13, Diyos ang gumagawa sa iyo. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa mga naligtas. Maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Itinuturo sa atin ang banal na Espiritu ang mabuting kalooban ng Diyos. At binibigyan na tayo ng lakas at pagnanais sa ating puso upang maisagawa ito. Kung mananatili tayo sa iglesia, lalago ang ating pananampalataya. At hindi lang natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Magkakaroon din tayo ng kapangyarihang gawin ito. Tutulungan tayo ng Panginoon na gawin ito, hindi ba? Ngayon, habang lumalago ang ating pananampalataya, mas makakagawa tayo para sa Panginoon. Ang kailangan lang ng mga bagong panganak na sanggol ay lumago. Kapag lumaki na ang sanggol, magagawa na niyang mapasaya ang kanyang mga magulang. At habang lumalago ang ating pananampalataya, tutulungan tayo ng Diyos na maisagawa ang kanyang mabuting kalooban. Gaya ng sinasabi sa Filipos 2:13. Kaya kung aalis tayo sa grupo kung saan kasama natin ang banal na espiritu, hindi natin matatanggap ang mga turo ng banal na espiritu at hindi rin tayo makakatanggap ng proteksyon at paggabay mula sa banal na espiritu. Kaya kahit na ano pang mangyari, hindi tayo dapat umalis sa iglesia. May mga taong lumalayo sa iglesia dahil ayaw nila sa isang kapatid. Marahil ay mayroong tao na hindi mo gusto. Siya lang ba ang tinitingnan mo? Gaano ba karami ang mga taong wasto? Bakit doon ka lang tumitingin sa taong ayaw mo? Kailangan mong ipagdasal at pagtibayin ang taong yun. Kaya naman, sa loob ng iglesia, nababago ang puso ng isang Kristiyano at nagbabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at Espiritu Santo. Tayo ay unti-unting nababago. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 5 verse 16 to 17, mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Anong ibig sabihin ng ayon sa pananaw ng laman?
Sikat man ang taong yun o hindi, may pinag-aralan man o wala, mayaman man o mahirap, may mabuting pag-uugali man o wala, yun ay laman. Ang laman ay panandalian at nawawala. Sa ating iglesia, mahirap man o mayaman, may pinag-aralan man o wala, may mabuting pag-uugali man o wala, tayong lahat ay pare-parehong mga anak ng Diyos, brothers and sisters. Tayo ay magkakasamang pupunta sa langit. Dapat tayong mabuhay na magkakasama. Ang fellowship ba ay pagsasama-sama lang ng mga taong magkakapareho? Hindi po. Palawakin natin ang ating mga puso. Palawakin natin yung pag-ibig ng Panginoon na nasa puso natin. Kaya kanyang sinabi, mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Si Apostol Pablo ay isang taong umusig at pumatay sa mga mananampalataya. Paano kung titignan natin siya ayon sa laman? Paano naman si Jesus? Siya'y lumaki bilang anak ng karpintero. Siya'y pinanganak sa isang sabsaban. Gaano ba siya kahirap? Ang kanyang pagiging karpentero ang pinakahamak na profesyon. Gayunpaman, bilang isang tao, ang kanyang ina ay si Maria. Si Jose ay hindi ni ama. Ngunit alam nating lahat na Diyos ang may gawa niyon. Sa pamilyang yon, sino ang makakaalam na si Jesus ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos? Sino makakaalam sa pamilyang yon? Walang sino man. Kung titingnan natin siya ayon sa laman, kung siya'y ipapanganak na hari, dapat ay ipanganak siya doon sa palasyo sa lungsod ng Jerusalem. Dapat ay ipanganak siya sa isang maharlikang pamilya. Ngunit sinasabi sa Isaiah chapter 53 verse 2, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na may ibigan natin sa kanya. Hinamak siya ng mga Israelita. Hinamak nila si Jesus. Ngunit hindi ba siya ang anak ng Diyos at ang Kristo? Gaano ba hinamak ng mga tao si Jesus? Mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Sa ating iglesia, hindi importante kung ano ang iyong nationality o kulay ng balat. Sinusubukan nating ma-evangelize kahit na sino. Tayo ay nag-evangelize ngayon sa 37 bansa sa Africa. Kung titingnan natin ang Africa, silang mga African, ang kanilang itsura ay maitim talaga. Ngunit nang tanggapin nila ang ebanghelyo, napakaganda nila. Kaya pumupunta tayo sa kanila ng ilang beses sa isang taon at nag-i-evangelize. At napakasaya nila. Hindi mahalaga kung ano ang kulay ng kanilang balat o kung anong uri ng tao sila. Hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Kaya sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, ano daw? Siya'y bagong nilalang. Na kay Kristo, ibig sabihin ay ligtas na tao. Siya'y bagong nilalang. Ginawa tayo ng Panginoon na bagong nilalang. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. May katapangan, may kumpiyansa. Kailangan nating maging bagong nilalang para makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Siyempre, dapat unti-unti tayong maging bagong nilalang. Kaya nga sa loob ng iglesia, ang ating puso ay nababago at ang ating buhay ay unti-unting nababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at banal na spirito. At sinasabi sa Galatia 5:16, lumakad kayo ayon sa spirito at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo ay pinamumunuan ng banal na spirito, hindi tayo mamumuhay ayon sa mga pagnanasa ng laman. Matataig natin ang laman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat
Kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Madadaig natin ang laman sa pamamagitan ng Espiritu Santong nasa atin. Unti-unti niya tayong binabago. Kaya madadaig natin ang ating sarili, ang sanlibutan, ang kasalanan, at mamumuhay na may kumpiyansa bilang mga anak ng Diyos. At kapag tayo ay nananatili sa iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon, maraming makasalanan ang maliligtas. Kaya sinasabi sa mga gawa, chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa atin, kung tayo magiging mga saksi ng Panginoon, maliligtas ang maraming tao. Kaya mula sa Gawa chapter 2 verse 42, noong matapang na ipinangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo, 3,000 ang naligtas ng araw na yon. At sunod ay 5,000 sa isang araw. At sila ay natuto mula sa mga apostol. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kung tayo ay may pakikisama sa Panginoon at namumuhay sa pagsunod sa kanyang salita, ang Panginoon ay kikilos sa atin at magdaragdag araw-araw ng mga naliligtas. Sa mga gawa, chapter 2 verse 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Sa aklat ng mga gawa, maraming talata ang nagsasabi ng parehong mga bagay. Sa Efeso 3:20, ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Gumagawa sa atin. Hindi sa akin, kundi sa atin. Siya'y gumagawa sa atin. Ano ang dapat na hinihingi natin? Maging mayaman? Magtagumpay? Hindi po. Nais nating mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipangaral ang Ebanghelyo upang maligtas ang maraming kaluluwa. Ito ang kalooban ng Diyos at ito rin ang taimtim na ninanais natin. Sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi, ang Panginoon ay gumagawa sa atin at kaya niyang isagawa ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa. Kaya nga, ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon ay pananatili sa Iglesia, kung saan ang Panginoon ay kasama nating gumagawa. Naunawaan niyo po ba? Kailangan ninyong tandaan ito. Ano man ang mangyari, ano mang personal na problema ang mayroon kayo, hindi kayo dapat umalis sa pagtitipon na ito. Ang pag-alis sa pagtitipon ay pag-alis sa Panginoon. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip. Sinabi ng Panginoon, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat na kami inyong tinawag mula sa maraming tao dito sa mundo, sa mga huling araw na iyong itinakda. Iniligtas ninyo kami, pinababanal at ginagabayan upang maglingkod sa inyo sa iglesia at mamuhay sa pagsunod sa banal na Espiritu, sa loob ng pagtitipon kung saan kasama namin kayong gumagawa. Nawa ang aming puso at buhay ay mabago sa araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At gabayan niyo po kami sa pangangaral ng Ebanghelyo upang maraming kaluluwa ang maligtas. Tulungan niyo po kami na manatili sa iglesia sa loob ng banal na pagtitipon kung saan kasama ka naming kumikilos hanggang sa tumayo kami sa inyong harapan. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.